Hindi madali ang mabuhay sa dilim. Mula nang mabulag si Gab dahil sa isang vehicular accident, naging kulay itim na ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Nabaon siya sa depresyon. At sa katunayan ay ayaw na niyang ipagpatuloy ang buhay pa. Hindi niya kayang tanggapin ang kanyang sitwasyon. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa mabuhay sa dilim. Paulit-ulit na nagbalik sa kanyang alaala ang araw na naaksidente siya. Para iyong isang bangungot na paulit-ulit na nagbabalik sa kanyang isip. Pero isang pag-asa ang dumating sa kanyang buhay. Isang hindi inaasahang milagro. Sigurado po ba kayo dito? Oo naman anak. Marami nang napagaling si Mang Ambo. Magaling siyang faith healer. At alam ko mapapagaling ka niya. Balibalita kasi na may isang matandang lalaki raw ang namatay at muling nabuhay. Ang sabi nito, nagpakita daw dito ang Berheng Maria at binigyan nito ng kakaibang kakayanan na manggamot. Tagkakabilang baryo si Mang Ambo at tinadayo ng napakaraming tao. Lalo pat hindi ito humihingi ng pera o kahit na anong kabayaran sa panggagamot nito. Dinala siya ng kanyang ama dito at unang beses pa lang siyang makita ni Mang Ambo ay alam na kagad nito kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi biro ang iyong pinagdaanan, anak. Alam kong nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay ngayon. Pero huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Wika nito sa mapangunawang boses. Mga po, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mabuhay ng ganito. Ibalik niyo po ang paningin ko, parang hawan niyo na po. Hindi ako makapagbabalik ng paningin mo, kundi ang iyong paniniwala sa Diyos. Manalig ka sa kanya, anak. Naramdaman niya ang paghahawak ng mga kamay nito sa kanyang mga mata. Magtiwala ka na ibabalik niya ang kulay sa iyong mga paningin. Muli kang makakakita sa bisa ng kanyang kapangyarihan. Hindi kanya pababayaan. Hindi niya hayaang lamunin ka ng kalungkutan at kadiliman. Pumikit siya at taimtim na nagdasal. Naiiniwala naman siya sa Diyos. Pero dahil sa nangyari sa kanya, umabot rin siya sa point na nagalit siya dito. Sinisi niya ang Diyos kung bakit nito hinayaang mawalan siya ng paningin. Pero gaya nga ng sinabi ni Mang Ambo, muli niyang ibinalik ang pananalig niya sa Panginoon. Tama ito. Hindi siya pababayaan ng Diyos kung mananampalataya lang siya dito. Ngayon anak, buksan mo ang iyong mga mata. Maniwala ka. Buksan mo ang iyong mga mata ngayon din. Iyon nga ang ginawa niya. Napasingap na lang siya at napaluwa sa tuwa nang makita ang buong paligid. Nagbalik na ang kanyang paningin. Hindi na siya bulag. Nagmilagro ang Diyos at niligtas siya mula sa kadiliman. Lumipas ang ilang mga linggo at muli na siyang nagbalik sa kanyang normal na buhay. Nakapagtatrabaho na siya ulit at nakakagimik kasama mga kaibigan. Dahil sa nangyaring milagro ay pakiramdam niya, nagkaroon siya ng second chance sa buhay. At gusto niyang i-enjoy yun. Pero nagkamali pala siya nung naniwala siyang isang milagro ang nangyari. Mula kasi nang bumalik ang kanyang paningin, kung ano-ano nang nakikita niya. Kahit saan siya magpunta, ay may nakikita siyang mga kaluluwa na nakatingin sa kanya. Sa opisina, sa bahay. At maging sa daan ay nagpapakita mga ito sa kanya. Tila ba bumukas ang kanyang third eye pagkatapos niyang mabulag at makitang muli. Hindi naman talaga siya naniniwala sa mga ganung bagay. Pero paano niya maipapaliwanag ang mga nakikita niya? Sa umpisa ay hinahayaan na lang niya. Tutal ay wala rin namang ginagawa ang mga ito sa kanya. Tinititigan siya ng mga kaluluwa. Pero basta na lang din naglalaho ang mga ito na para pang tinatangay ng hangin. Sabi niya sa sarili, kung yun ang kapalit ng pagbabalik ng kanyang paningin,
Okay lang kaysa naman habang buhay siyang mabuhay sa dilim. Titiisin na lang niya ang mga nakikita niya. Buong akala niya ay kaya niya iyon. Hindi pala. Dumating kasi ang point na nagiging agresibo na ang mga ito. Nasa loob siya ng banyo sa kanilang opisina noon. Nakaharap siya sa salamin. Nang makita niya ang limang multo na nakatayo sa kanyang likuran. Maputla ang mga mukha ng mga ito at duguan ang mga katawan. Lahat sila'y nakahawak sa kanya at niyuyugyug siya. Ano ba? Tama na! Tigilan niyo ako! Sigaw siya ng sigaw pero hindi tumitigil ang mga ito. Lahat sila'y humihingi ng tulong sa kanya. Pero ano naman na magagawa niya? Lahat ng mga kaluluwang nakikita niya ay pawang humihingi ng mga tulong sa kanya. Sa dami ng mga ito, hindi naman niya pwedeng tulungan silang lahat. Pare! Hoy, pare! Anong nangyayari sa'yo? Ano, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niyang si Bart. Nagmamadali itong pumasok sa banyo nang marinig ang pagsigaw niya. Sa pagkakataong yun, ay bigla na lang nawala ang mga kaluluwa sa likuran niya. Ha? Wala pare. Pasensya ka na. Medyo hindi lang magandang pakiramdam ko. Nakaramdam siya ng konting hiya. Ano na lang ang iisipin nito sa bigla niyang pagsigaw? Baka mapagkamalan siyang baliw ng mga katrabaho niya. Habang tumatagal, ay palala ng palala ang sitwasyon niya. Hindi na siya nakakapag-focus sa trabaho dahil ginagambala siya ng mga ito. Maging sa kalsada ay nakakakita siya ng mga ligaw na kaluluwa. Nilalapitan o kaya naman ay hinahabol siya ng mga ito na tila na dedetect na meron siyang third eye. Tila ba isang pag-asa ang tingin ng mga ito sa kanya na para bang siya ang daan upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito. Pero ayaw niyang mabuhay ng ganon. Naaawa man siya sa mga pinagdadaanan ng mga ito. Ayaw niya manghimasok sa mga ito. Isang normal na buhay lang naman kasi ang gusto niya. Kaya naman naisipan niyang puntaan si Mang Ambo upang ipagbigay alam dito ang kanyang pinagdadaanan. Kung nagawa nitong tulungan siyang maibalik ang kanyang paningin, siguro naman ay may magagawa rin ito upang isara ang kanyang third eye. Desperado na siyang masolusyunan ang kanyang problema. Naapektuhan na kasi ang pang-araw-araw na buhay niya. Maging sa pagtulog ay ginagambala siya ng mga kaluluwa kaya hindi siya nakakapagpahinga ng maayos. Kailangan nang matapos to. Nang puntahan niya si Mang Ambo, napakarami ng tao sa burol na kinaroroon na ng kapilyang pinagawa nito. Mahaba ang pila pero lahat ng mga naroon ay matyag ang nagtitiis sa init ng araw. May mga naka-wheelchair pa nga na nakapila. Kaya naman wala siyang ibang choice, kundi ang magtiis na rin sa pila. Hindi naman siya pwedeng basta na lang pumasok doon at humingi ng tulong. Tiyak na magagalit ang mga kanina pang umagang nakapila. Huwag kayong magpanilang sa mga gawain ng demonyo! Demonyo yan! Nakuha ang kanilang atensyon nang sumigaw ang isang lalaki na nasa pinakadulo ng pila. Hindi totoong sugo ng Diyos ang taong yan! Itim na milagro ang kanyang ginagawa kayo, huwag kayong maniwala dyan! Demonyo yan! Huwag kayong maniwala dyan! Uy, sino ka ba? Ba't ka nang gugulo dito? Galit na tanong ng isang lalaki. Wala kang pakialam doon! Kaya mas maganda pa, lumayo kayo dito at iligtas nyo ang mga sarili nyo! May kapalit ang milagrong itim na yan! Maniwala kayo sa akin! Demonyo yan! Demonyo yan! Hindi na naituloy pa ng lalaking sasabihin dahil mabilis itong kinuyog ng mga barangay tanod na nagbabantay sa lugar. Kinabahan naman si Gab sa kanyang narinig. Paano kung totoo ang sinabi nito? Paano kung milagrong itim pala ang nangyari sa kanya? Nagbalik nga ang kanyang paningin. Pero ngayon naman ay ginagambala siya ng mga kaluluwa. Gabi na nang makapasok siya sa kapilya. Bakas ang pagod sa mukha ni Mang Ambo pero hindi pa rin ito tumitigil sa panggagamot. Gusto niyang maawa dito pero hindi rin niya mapigilan ang sariling pagdudahan nito. Sinabi niya sa matanda ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Matama naman itong nakinig at hinayaan lang siyang magkwento. Tila ba ay naintindihan ng matanda ang mismong pinagdadaanan niya? Wala kang dapat na ipag-alala, anak.
isang malaking karangalan ang lapitan ng mga kaluluwa upang hinga ng tulong. Eh sa paningin nila, isa kang pag-asa. Ikaw ang kanilang liwanag sa gitna ng dilim. Pero mga ambo, hindi ko naman po hiningi ito. Gusto ko lang namang mabuhay ng normal eh. Minsan ka nang nabuhay sa dilim nung nabulag ka. Eh kahit papaano, alam mo kung ano ang nararamdaman nila. Alam mo kung paano naging desperado na makakita ng kahit konting liwanag, hindi ba? Hinawakan itong kanyang mga kamay. Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto niyo po bang tulungan ko sila? Ganun po ba? Anak, nasa sayo ang desisyon kung tutulungan mo sila o hindi. Walang makapagdidigta sa'yo kung ano ang gusto mong gawin. Pero lagi mong tatandaan, may kapalitang milagrong nangyari sa'yo. Biniyayaan ka. Kaya sana naman ay matuto kang tumanaw ng utang na loob. Gabi na nang makauwi si Gab sa bahay. Tulog na ang kanyang ama at mga kapatid. Mag-isa lang siya sa sala nang mapansin ang litrato ng kanyang ina. Hinaplos niya iyon at nahihiling na sana'y buhay pa ito. Namatay kasi ito nang ipinanganak ang bunso nilang kapatid. Sa totoo lang, miss na niya ito at walang araw na hindi niya hinihiling na sana'y buhay pa ito. Biglang umihip ang isang napakalamig na hangin, kasabay ang pagkarinig niya ng isang malamyos na pagkanta ng isang babae. Nanlaki ang kanya mga mata nang makita ang isang white lady na may kargang bata. Isinasayaw nitong umiiyak na sanggol habang iniikot ang buong sala. Tila hindi siya nito nakikita at patuloy lang ito sa ginagawa niya. Bigla namang may dumating na lalaking multo. Maputla ang mukha nito at nakasuot ng uniforme ng pulis. Nilapitan itong babae at hinagka ng sanggol. Bumaba naman mula sa hagdan ng isang matandang babae. Nabubulok ang mukha nito at may hawak na lumang tungkod. Nilapitan nito ang mag-asawa at kinarga ang bata. Wala siyang narinig na boses mula sa mga ito. Nagtitigan lang ang mga kaluluwa at wala kang mababasang ekspresyon sa mukha ng mga ito. Nagmasid lang siya at sinubukang huwag gumawa ng ingay upang hindi makuha ang atensyon ng mga ito. Pero laking gulat niya nang sabay siyang lingunin ng mga kaluluwa at itinuro siya. Tulungan mo kami! Maawa ka! Pag-isip siya! Tulungan mo kami! Sa sobrang takot ay kumaripas siya ng takbo at pumasok sa kanyang kwarto. Hinihingal pa siya nang mapansin ang napakaraming kaluluwa na nasa loob ng kanyang silid. Tila ba hinihintay siya ng mga ito? Lahat sila ay tinatawag ang kanyang pangalan at humihingi ng tulong. Tama na! Tama na, tama na! Tigilan niyo ako! Hindi ko kayo matutulungan! Tigilan niyo na ako! Tama na, tama na, tama na! Ayaw na niya. Napapagod na siya sa lahat na nangyayari sa buhay niya. Gusto na niyang tapusin ang kanyang mga paghihirap. Nagbalik nga ang kanyang paningin, pero naging miserable naman ang kanyang buhay. Naisip niya na siguro'y mabuti pa kung mawala na ulit siya ng paningin. Kung hindi na siya makakakita pa, hindi na rin siya magagawang gambalain ng mga ligaw na kaluluwa. Nilagpasan niya mga kaluluwa at binuksan ang drawer na nasa tabi ng kama niya. Mula doon ay inilabas niya ang isang malaking gunting. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Nakikita pa rin niya mula doon ang mga multong nakatayo sa kanyang likuran. Umiiyak ng dugo ang mga ito. Parang gusto siyang pigilan sa kanyang tinatangkang gawin. Pero nakapagdesisyon na siya. Sigurado na siya sa kanyang balak gawin. Hindi niyo na ako pwedeng gambalain pa. Siguro,
Siguro hindi talaga dapat nagbalik ang paningin ko eh. Pero dahil pinilit ko ang isang bagay na hindi dapat mangyari, itutuloy ang kinahinatnan ko. Kaya wala na kayo magagawa. Ito ang dapat kong gawin. Nakaramdam siya ng isang malamig na hangin nang hawakan siya ng mga kaluluwa. Pilit siyang pinipigilan ng mga ito, pero wala silang magawa dahil mga kaluluwa na lang sila. Itinutok niya ang gunting sa kanyang kaliwang mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ginagawa. Tumutulo rin ang kanyang mga luha at napalunok siya ng maraming beses. Walang ano-ano'y. Diretso niyang itinusok ang gunting sa kanyang mata. Napasigaw siya sa sobrang sakit na naramdaman, lalo na nang sumirit ang napakaraming dugo. Habang hindi pa siya nawawala ng lakas ng loob, kagad na rin niyang tinusok ang gunting sa kanyang kanang mata, hanggang sa wala na siyang makita. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak sa kanyang ginawa. Narinig niya ang boses ng kanyang ama at ng mga kapatid. Kinakalampag na mga ito ang kanyang saradong kwarto hanggang sa tuloy ang makapasok ang mga ito. Anak, ano nangyari? Diyos ko, anong ginawa mo? Anak, anong ginawa mo? Narinig niya ang pagsinghap at pag-iyak ng kanyang mga kapatid. Alam niyang hindi ina-expect na mga itong ginawa niya. Wala naman kasi siyang pinagsabihan ng tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Kailangan na matapos ang lahat pa. Ayoko na po. Ayoko na makita. Ayoko na silang makita pa. Ayoko na, ayoko na. Hirap na ako pa. Ayoko na. Sinong sila? Sino sila, anak? Hindi kita maintindihan. Ano ba pinagsasabi mo? Ang mga espiritong humingi ng tulong pa. Ayoko na silang makita. Hirap na ako pa. Ayoko na. Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Nasa loob ng hospital room si Gab. Kagaya ng kanyang inaasahan, hindi na ulit siya nakakita. Tila wala na rin talagang pag-asa pa na magbalik pa ang kanyang paningin. At sa totoo lang, ayaw na rin naman niyang makakita pa. Ayaw na niyang magkaroon pa ng milagro dahil may kapalit talaga ang lahat. Habang nakaupo siya at naiisip ang lahat ng mga nangyari, biglang may kumuha ng kanyang atensyon. Narinig niyang may isang boses ng babaeng umiiyak. Sino yan? Pa? Pa, nandiyan po ba kayo? Ano, may ibang tao ba dito sa kwarto? Pa? Wala siyang narinig na sagot. Bagkos ay mas nadagdagan pa ang ingay. Sa pagkakataong yun, narinig naman niya ang iyak ng isang sanggol at ang pagkanta ng ina na tila pinapatahan ng bata. Hindi naman niya nakikita kung sino mga nag-iingay. Napansin naman niyang tila may kakaiba sa lamig ng mga boses ng mga ito. Sigurado siyang hindi mga buhay na tao ang kanyang naririnig. Boses iyon ng mga patay. Sa tingin mo ba, kaya mong takasan ang nakatadhana sa'yo? Nanginginig siya nang marinig ang pamilyar na boses na yon ng isang matandang lalaki. Naramdaman niya ang paggalaw ng kama, kaya napagtanto niyang nakaupo ito sa kanyang higaan. Mangambo, kayo po ba yan? Ako nga. Bakit mo to ginawa sa sarili mo, iho? Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at marahang hinaplos iyon. Dahil pagod na po, oo. Hindi na normal ang buhay ko mula nang bumalik ang paningin ko. Ayaw nila akong tigilan eh. Hirap na po ako. Binitawan siya nito at laking pagtataka niya nang mapansing hinawakan ng matanda ang kanyang mga mata. Umihip ang isang malakas na hangin habang naririnig niya ang pagbulong nito ng isang Latin na orasyon. Teka mga buwan, anong ginagawa niyo? Tingnan niyo po yan, huwag ito. Hindi mo pwedeng sirain ang nasimulan ko, bata. Tinanggap mo ang milagro kaya hindi mo na ito maaari pang isa uli.
hindi tinatanggihan, sinasayang o tinatapo ng grasya. Wala kang karapatang tumanggi sa isang biyaya. Tigilan niyo po. Ayoko. Ayoko na. Tama na po. Tama na po. Ayoko po. Ayoko na po. Ayoko na po. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init at enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang luha at parang sasabog ang kanyang dibdib dahil sa nangyayari. Patuloy pa rin sa pag-ihip ang hangin at nag-uorasyon pa rin si Mang Ambo. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay naging kalmado na ang paligid. Wala na ang malakas na hangin at hindi na rin niya naririnig ang orasyon ng matanda. Tila ba walang nangyaring kababalaghan kanina. Sobrang tahimik, nakakabingi ang katahimikan. Ano nangyayari? Mang Ambo? Mang Ambo, nasan ka? Buksan mo na ang iyong mga mata, anak. Utos ng matanda. Ano po ibig niyo sabihin? Ano po sinasabi niyo? Buksan mo ang iyong mga mata upang muli mong makita ang ganda at kulay ng ating mundo. Kahit na ayaw niyang gawin ang iniuutos ng matanda, tila may puwersang kumukontrol sa kanyang katawan. Wala siyang nagawa upang pigilan ang imboluntaryong pagbukas ng kanyang mga mata. At napasinghap siya nang tumambad sa kanya ang nabubulok na mukha ni Mang Ambo at ang mga kaluluwang nasa likuran nito. Hindi, nakakakita ka na ulit. Dilat ng iyong mga mata at hindi ka na muling pipikit. Heh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